Magandang araw po, pinagpalang araw sa ating lahat. At ngayon po may share po ng word of the Lord na nabasa po sa aklat ng Marcos chapter 10 verse 1. Sabi po dito, nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyo mo lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So, pag-aralan po natin kung bakit mas madaling mapabilang sa kaharian ng Diyos ang mga bata dito sa kwento ng ating mamasa. So, ang title po nito, Kumalat ang Kabutihan. Sabi dito, kumalat sa buong mundo ang kabutihan ginawa ng isang matandang lalaki dahil hinayaan itong makatulog ang isang lalaki sa balikat niya. Sinabi ng isang pasahero sa matanda, nagigisingin ito ang lalaki. Sabi ng matanda, hayaan lang daw na makatulog ang lalaki. Maaaring pagod daw iyon at kumain din siya sa ganoong sitwasyon. Halos isang oras na nakatulog ang lalaki at nang bababa ng matanda, dahan-dahan itong inalis ang ulo ng lalaking nakahilig sa balikat niya. Nang hindi pa nakakababa ang matanda, ito pala'y kinuhanan ng litrato ng isang pasayro at inilagay ito sa internet. Kumalat ang larawang iyon. Nasasalami sa ginawang kabutihan ng matanda ang ating inaasam. Ang kabutihang tulad ng sa Diyos. Nakikita natin ang kabutihan ng Diyos nang sawayin niya ang mga alagad kasi ayaw nila itong lumapit sa kanya. Sabi dito, ayaw kasi ng mga ito na lumapit sa Panginoong Jesus ang mga bata dahil ayaw nilang maingayan o maistorbo ng mga bata ang Panginoong Jesus. Pero iginiit ni Jesus na hayaan ang mga bata na lumapit sa kanya at binasbasan pa niya ang mga ito. Sa ginawa niyo ni Jesus, hinihikayat na tayong magtiwala sa kanya tulad ng sa mga bata. At sabi dito, ipinaalam ni Jesus na sa ating lahat, naligtas tayo kapag kasama siya, gising man tayo o natutulog. Maaari tayong humiling sa kanya kapag napapagod tayo. Bibigyan niya tayo ng ligtas na lugar para makapagpahinga. Ang Diyos ay may ihahalin tulad sa isang kanlungan na kung saan ay ligtas tayo. Amen po. Ang Panginoon po ay isang larawan. Laging siya ang larawan talaga ng kabutihan. So, bakit naman po mga bata ang tinutukoy niya na mas madaling makakapasok sa kaharian ng langit? Dahil po ang mga bata, kapag lumapit ito, wala pong pag-aalinlangan. Talagang, di po ba bilang magulang, may anak po tayo. Kapag humingi ang mga bata, ganun na lang. Kahit na hindi nila alam kung anong pinagdadaanan ng magulang. Kung ang magulang ba ay may pera o wala. Basta sila'y humingi. So, ganun po yung ini-insist sa atin ng Panginoon na magtiwala tayo sa Diyos, katulad ng sa bata. Humingi, ulitin natin siya dahil ang Diyos ay di katulad ng magulang na kapag wala talagang may bibigay, pero ang Diyos, napakarami niyang ibibigay. Ang kailangan lang po natin ay maglambing at puminsan naman ay kulitin siya. Bakit? Napakarami po ng tao ang lumalapit at humihingi ng tulong sa Diyos. Minsan, nahuhuli man po ang ating hinihiling, pero maging katulad ng bata, may sige, hala, hingi. Humiling sa Diyos dahil yun po ang gusto ng Diyos. Lalatigit kung tayo lubos na natitiwala sa Kanya. Lagi lang nating ilapit through prayers sa panalangin po ang ating mga nais o mga kailangan. At yun po ay hindi pa hinihingian ng Diyos. Bagamat minsan, ang tugon ng Diyos ay hindi instant, at umisa naman ay talagang delay, pero sabi, may dahilan ng Diyos. He is always on time. Alam niya kung kailan mo ito kailangan, at alam niya kung kailan niya ito ibibigay. Basta magtiwala ka lang. So, kumakalat po ang kabutihan dahil sa mga taong may puso ng kagaya ng sa Diyos. At yung ngayon, napakadali na marami ka na makikita sa social media na iba't ibang uri ng mga kabutihan na misan mamamangha ka. At yun nga po, pwede po tayong maging kabilang sa mga taong magpapakalat ng kabutihan ng Panginoon. Kabutihan na ipamalita na mabuti ang Diyos, na ang Diyos ay laging nandyan para sa atin. Kabutihan ng Diyos na laging handa siyang tumulong, at ang kabutihan ng Diyos na laging matyagang mag-aantay sa atin. So, ayan po, ikalat natin ang kabutihan ng Diyos at huwag tayong maging makasarili. Katulad po ng ginagawa ko, sinashoutout po ang kabutihan ng Diyos at ginagamit po ang social media dahil sa panahon to ngayon, limitado yung mga gatherings, limitado yung mga
bisita sa mga bahay para mag-Bible studies. So, itong portal ng ganitong gawain ng social media ay maaari natin samantalin para maipabot ang mensahe ng Panginoon. Maipakalat ang kanyang kabutihan. So, amen po. Glory to God po. God bless us po.